Hey guys, John Techie here at quick update lang tayo regarding dun sa Play Knight and Handheld Companion setup natin. So, nag-customize na ako ng pinaka-best settings para sa Legion Go. So, hindi na tayo gumagamit ng Legion Space, no? Ang gamit na natin is yung Handheld Companion. Yun na yung pang-pick natin ng ating mga settings. And yung UI naman na ginagamit natin is yung Play Knight. Meron ako separate video tutorial para doon, check nyo na lang yung link sa description. Ito lang yung mga updates natin, kung ano-ano na yung pwede nating magawa or very user-friendly na yung pagkakasetup natin. So dito, makikita nyo ang bawat artwork natin habang binabrowse natin siya is lumalabas na sa background. Tapos kapag pinirest natin yung A, makikita nyo nandyan yung mga details niya. Ayan. Tapos pag pinirest natin to, ito yung game option nya. Nakikita nyo dito, pwede nyo siyang i-remove, uninstall, pwede nyo i-hide. So same as Steam UI. Tapos yung UI menu naman nya, pinaka Play Knight menu, dito naman sa my left side. So dito makikita nyo, pwede nyo exit yung Play Knight, pwede nyo iba yung settings, pwede kayong mag-add ng ibang team. Yan. At dito nyo mako-customize lahat yung mga UI settings nyo, no? Layout, pati yung controller input. Tapos kung gusto nyo namang magbaguhin yung system settings nyo, sinet na natin siya dito. Dito na siya nalabas. So gamit natin yung 780M graphics. Meron din akong pukot na tutorial doon paano siya i-install. Check nyo na lang po sa description. Tapos pwede nyo i-set yung profiles nyo rito. Halimbawa nag-launch kayo ng game at gusto nyo yung mababa yung TDP niya or iba yung controls niya, dito nyo naman siya isa-set. So pretty much napaka usable nitong setup na to, no? And halimbawa mag-launch tayo ng game. Siguro ito na lang, Dungeons of Winterberg. Automatic magla-launch siya ng game. And ang kinagandaan nito is kahit yung mga pirated games is nako-customize nyo rin dito. Nag-a-add din siya ng automatic ng mga images niya or artwork. So, magmumukha siyang premium. Ayan. So, naka-layout na rin dito yung OSD natin. Para makita niyo yung mga frame rates, makita niyo yung battery. Pwede rin naman siyang baguhin kung gusto niyo. So, nandito rin din 'yon sa overlay. Gawin extended lang. Ayan. Ang kinaganda nito, pwede niyo rin i-close automatic yung game. Siya. Of course, application shutdown. Close na siya. Then, babalik na siya ulit dun sa Play Knight na. Itong button dito sa lower left is ginawa ko lang siyang pang-minimize. So, para pag lumabas yung desktop, yan. Good. And, pretty much magagawa nyo lahat dito. Kung gusto nyo, i-check yung mga profiles at yung power preset, nandito rin. TDP, pwede nyo siyang baguhin dito. It's up to you. Everything magagawa nyo na rito. Pati yung controls customization. Dito na lahat. So, yung motion controls, yung gyros, nandito rin. Just a quick follow-up lang kapag in-sleep button natin siya, no? Para makita nyo lang na magre-resume pa rin siya. So, sleep natin. Siguro mga 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5. Pag ino natin siya ulit,
automatic mag-unlock siya, tapos tenyo lang mag-load yung ayan, okay na. So yun, so working naman yung sleep button niya, no. So yeah, yun lang naman, and sana nagustuhan niyo tong video. Thank you very much sa mga nag-view. God bless everyone.